Oh, sabi naman ni Rimulya, hindi siya bibitaw. Nanindigan si Justice Secretary Boying Rimulya na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa gitaya ng isyu sa kanyang kalusugan. Nasa frontline na balitang yan si Justine Punsalang. I'm back. I miss the work. I miss the DOJ. Ito ang naging pagbati ni Justice Secretary Boying Rimulya sa muling pagharap niya sa media kanina. Ako, natutuwa ako ha, na successful yung operation niya. Hindi, ay, wag naman natin i-wish na hindi maging successful. Wag ganun. That's not nice. Hindi, I really happy that your operation is successful. Ha. Ay, ako talaga. Kaya nga, mamaya, meron akong payo sa kanya. Maga, higit 2 linggong nawala ang kalihim matapos mag-wellness leave. Sumailalim kasi siya sa elective heart bypass surgery noong June 27. Nakita yung bara. Ang swerte ko lang, never ako na-atake o na-stroke. Nakita talaga itong mga bara na pwedeng maging cause ng atake o pwedeng maging cause ng stroke. Kwento ni Rimulya na diskubre niya ang kanyang kondisyon sa isa sa kanyang regular. Pero parang pumayat siya, no? Ito yung itsura niya dati. Ewan ko kung dahil ba sa suot lang niya. Hindi ko alam ha. Ito ni Rimulya, nadiskubre niya ang kanyang kondisyon sa isa sa kanyang regular check-up. Bagamat regular na nag-e-ehersisyo, aminado ang 62-year-old na government official na isa sa rason ng kanyang kondisyon ang 3 dekadang paninigarilyo. Sa ngayon, patuloy ang physical therapy ni Rimulya. Alam niyo, kahit nag-e-exercise talaga pagka naninigarilyo, at saka, ano rin eh, halo-halo eh. Tandaan nyo ito, huwag nyo kakalimutan to. Sabi nga nila. Sabi nila to, ha, hindi ako nagsabing to. Huwag nyo akong aanuhin, ha, mga ano kayo. Ha. Sabi nila, ang talagang health daw, 70% is sa kitchen. At 30% lang ang exercise. Okay, so yun ang sinasabi na. Napaka-importante yun. So ibig sabihin nun, even if pag nag-exercise ka, kung ano yung ini-intake mo, whether eating or smoking or drinking, eh malaking factor yon sa health mo. Kaya tandaan natin yan ha. Even if maglakad ka, mag-excess kaysa 3 oras dyan, kung naninigarilyo ka tsaka umiinom, o kaya kumakain ng laging crispy ulo ng baboy, kasi may nakita ako, sarap ng crispy ulo ng baboy. Nang matanong naman kung may balak siyang mag-resign dahil sa estado ng kanyang kalusugan, sagot ng kalihim. Ano yun? Never. Serve at the pleasure of the president and I will continue to discharge my functions as long as the president believes in my capability. Yun. Actually, yan naman lagi ang kanilang dahilan eh, ng hindi pagbibitaw. Pagbibitiw sa tungkulin. Lagi nilang sinasabi, we serve in the pleasure of the president. Hindi na kasi uso dito yung ano eh, yung delikadesa. Sa Pilipinas, ang delikadesa, parang ibinauna yan sa panahon ng mga Espanyol. Eh di kasi Espanyol yan, di ba? Delikadesa, delikadesa. Eh dito to, wala nang ganyan sa Pilipinas ngayon, delikadesa, na pag nagkamali, pag merong may mga iskandalo sa mga nasa baba mo, bilang pinuno at leader, hindi na ho natin, wala na tayong ganun eh. Wala na tayong, it's my responsibility, this is my agency, pumalpak ang tao ko, therefore, with all my honor, I will resign. Wala nang ganun, wala nang ganun. Sa Pilipinas, yung delikadesa, nabauna yan ng panahon ng mga Espanyol. Ngayon, wala na. As in, ang lagi na lang nilang rason pagka sila pinagre-resign ng taong bayan, I serve in the pleasure of the president. Bagay, sekretary ka ba naman? Pambira. Sekretary ka ng DOJ, ang dami niyan. Ang dami kang maano dyan. Ang dami ng kasong kailangan. Ako, dami dyan. To lead the department. Nagkausap na rin daw sila ni Pangulong Bongbong Marcos ukol sa kanyang lagay. Suportado raw siya ni PBBM sa pagsailalim sa surgery. Pati ba naman yung pagsailalim sa surgery, suportado ka ng presidente kahit hindi naman siguro. Magsisurgery ka. Hindi. Ano ba naman yun? Suportado ako ng presidente sa surgery ko. Pati ba yung sinusuportahan pa? Kapakababaw nyo. Sabi na unahin ko na to. Unahin ko na yung magpapagaling at pagpapalakas para matuloy-tuloy yung trabahong inilaan
para sa departamento. Tapusin mo na, sabi nung ano. Siguro ha, ewan ko kung ganyan. Siguro sabi nung pinuno niya. Tapusin mo muna si Bantag at saka si Tevez, saka ka na mag-resign. Pag okay na lahat sila, pag nakulong na, pwede ka na mag-resign. Sa susunod na Lunes o Martes, matatap. Oh, sabi nito, bye mga Hapon, pag napahiya, yung iba nagpapa... Oh, actually, may ganun talaga siya. Alam mo ba, isa-isang bagay na... Alam mo yung ano, yung... ito yung recently na nangyari sa Japan. Naalala nyo during the pandemic. Kinuwento sa akin ng kaibigan kong Pilipino. Yung mga kabataan na dinilaan. Yung habang... Alam mo yung may train, di ba? Yung... Kalimutan ko na ang tawag. Yung may ikot-ikot na sushi. May mga kalokohan itong kabataan ng Japan. Na first time lang daw nangyari yon sa history. Popular daw yung restaurant na yon, yung umiikot-ikot na yon. Tapos, nag-video sila, kinukuha, tapos didilaan, tapos ibabalik. Nalugi, dahil doon, nalugi yung restaurant na yon. Sobrang laki ng restaurant na yan, ha? Ibig sabihin, it's a chain of restaurant sa Japan. Nalugi daw yan sobra. Alam nyo, Amy Rojales, alamat po ah, ihinarap yung magulang. Sobrang iniharap yung magulang ng mga kabataan na yon. Sorry nang sorry sa television. Ganun ang ganun. Hindi ko alam kung ano yung sorry. Paulit-ulit daw. Pero, to be honorable, eh, hindi daw pinatawad. Parang ang dating is, kailangan pa rin pagbayaran kasi nalugi daw yung restaurant eh. Kasi wala na nagpupunta sa umiikot-ikot na ganun. So nalugi yung restaurant kaya hindi daw sila pinatawad at talagang hanggang ngayon pinagbabayaran daw nila yung kasalanan nila. Ganun eh. Isipin nyo ha, yung anak yung nagkasala pero yung magulang yung... Kasi nga, yun yung ano eh, yun yung command responsibility ng bilang magulang eh. Sila yung talagang humihingi ng tawad. Diba? Grabe. Oo, penalty, grabe. Maniwala kayo sa akin. Kento sa akin yan eh. Sa Pilipinas. Pag nag-awa yung mga anak nila ng lato-lato, ano sasabihin? Eh, kasalanan ng anak nyo eh. Pag nauna na namukpok ng lato-lato yung anak mo ha. Oh. Mare, yung anak mo, di ba, naglalato-lato, eh, napikon siya, tatalo siya, bigla niyang popok-pokin yung ulo ng kaaway niya, ang kalaban niya. Oh. Tapos ang sasabihin ng magulang, eh, kasalanan naman niya eh. Kinantsawan yung anak ko eh. Diba? Dito sa atin, pag sinaway mo anak, magagalit pa magulang. Oo. Kaya nga, ang nangyayari sa atin, kaya sumasama na sumasama yung mga kabataan ngayon. Kasi kinukonsinti na magulang. Instead na humingi ng paumanhin yung magulang. Sa ibang bansa, ako particular sa Japan, maraming kwentong ganyan. Na, eto ha, kinikwento lang sa akin. Kailangan, bilang anak, you have to bring honor to your parents. If you dishonor your parents, ang laking bagay sa kanila nun. Ganun daw yun. Kaya yung mga ano, mga kabataan tapos pinasahan ng negosyo ng magulang, kailangan maging successful sila or else dishonor sa magulang yun. Di ba? Grabe, no? E sa atin, lantaran na yung kawalangyaan, walang nagre-resign. Bakit? We serve in the pleasure of the president. Sabi nga dito, yung anak ni Rimulya, nahulihan nga ng ano, wala lang eh. Pinaalala mo pa. Nakalimutan ko na yun eh. Hindi totoo. Tama ka dyan. Totoo, tama ka dyan eh. Oh. How do you expect? Kaya nga sabi ko sa inyo, ganito lang kasimple yun eh. Kung ikaw, yung subordinate ni Secretary Rimulya, at meron kang kapalpakan, sigurado ko, malakas ang loob mo kasi, eh yun ngang secretary mo eh. Isipin mo yung secretary mo, yung anak eh. Lalang. Even if, okay? Even if sa korte na dismiss, alam naman natin madi-dismiss. Pwede ba namang hindi madismiss yan? Secretary of Justice System to. Kaya siyempre madi-dismiss yan. Matik na yun, di ba? Kaya lang,
even if sabihin na natin, ha, even if sabihin na natin na dinismiss o pinawalang sala ng korte, kung meron kang delikadesa, ikaw na mismo yung magre-resign, sasabihin mo na wala na kasi yung tiwala ng taong bayan, makukulayan na yung tiwala ng taong bayan sa akin. Diba? Nagigets nyo? Whether mapatunayan sa korte o hindi, the mere fact na na-involve, eh somehow, dapat talagang ano na, sorry, medyo na-involve ito, na-skandalo, resign na. Kaya tuloy, ang lakas ng loob ng mga nasa ilalim niyan, di ba? Ang lakas ng loob ng mga nasa ilalim niyan, kasi nga, eh yung ang sekretaryo nila, ganun-ganun lang. Sabi ni Safety and Security Vlog, hindi ko alam kung nag-work yung nasend kong pakulay, sir. Basta dapat kasi, I think nag-work naman yun. I-try mo ulit. Joke lang. Biro lang po ah. Biro lang. Nag-work yun. Basta nagkaroon ng kulay dyan, nag-work yun. Nakita naman ng iba eh. Oh. Pero linawin ko lang ha. Hindi ako kahit kailan naghihingi ng pakulay sa inyo. Pero pag nagpakulay kayo, siyempre nagpapasalamat ako. Diba? Natutuwa naman ako. And I appreciate it. Eh, para maging independent ang ating channel. Salamat. Pero wala na memuersa sa inyo, ha? Boss Bay, si Attorney Tish nag-resign dahil sa health problem. Si Boying talaga may health issues. Ayaw pa rin mag-resign.